fangs. Buod sa fangs niya, yun yung venom niya. Kulay green. Mga kaibigan, andito po tayo sa Santo Angel. Habang papunta tayo sa site, nakita natin ang ating mga solid na follower. Sila nanay. Family Cabanse. Ano pong apelido niyo, nanay? Cabanse. Family Cabanse. Ang pangalan niyo po, nanay? Ami. Nanay Ami. Basta sa Canada, si Ate Lubi, si Bernie, sa mga kabarkada ko diyan. Nanonood ng ating YouTube. So, mga kaibigan, habang papunta tayo doon, inalok tayo ng pagkain ng ating kaibigan. Ito, kumakain na po ang grupo natin. Kain po tayo. Happy birthday pala sa anak ni Sir. Ang pangalan ng anak ni Sir? Si Liam Calix. Happy birthday, Liam Calix. Ang pangalan mo kuya? Leandro. Ang ulan din. So, yan guys, supportahan po natin. Tama natin, support si Calvico. Ako, Sir. Consel din ako, Sir. Ayun, consel na pala yung mga kaibigan natin. Natakbo pala ako. Naging consel na. Tatakbo pala. Yun guys, sabayan nyo sila sa pagtakbo. Supportahan po natin. Habulan tayo, habulan. Habulan, kung sino makauna sa pila. Okay, so ito na po ating mga kasama. Tol Nansky Cobra. Hey, plato pa? Baitan Cobra. Ayan. Paano ito ba? Ayan po. Pinituran po. Mga kaibigan, nandito na ulit tayo sa Barangay Tala. Yung nakuhaan natin ng mountain rat snake at nahulihan ng king cobra. So may mga nai-encounter pa dito at hindi pa tapos yung ating paghahanap. At tumawag tayo ng mga tropa, mga kaibigan po natin, kapo po dito. Sige sir, lapit po kayo para makilala ka po ng ating mga viewers. Ang pangalan niyo, sir? Jewel, sir. Jewel, si bro. Roel. Ayan, pagsama din natin sila Eli Turks. Junjun Bayawak. Eli Turks. So, ayun. Makapunod ko sa inyo. Sana natin, guys. Oh, lalabas natin itong mga kalat. Okay, pangunahan mo. Kapag naguan at sila naghahalwat, guys, tayo naman yung titingin kung may lalabas na ahas o kung malapit na. Ayun, no. Yung inihila niya, wala yung narinito pala ba?
Guys, nakakita tayo dito ng isa pit viper. Ito yung tinatawag nating T-sub. Trepidelemus subunulatus, yung kanyang scientific name. So hindi pa ito yung malakas yung venom. Iba pa yung flabo. Ito ay isang T-sub. Mabait siya. Hindi siya kagaya ng ibang aas na mabilis gumapang. Naka-steady lang siya. Nakatira siya sa mga puno kapag kakain siya. Ginagalaw niya lang yung buntot niya, tapos pagkakamalan niyo ng mga ibon na isang bulate. Kung napapansin niyo, kulay brown. So mukhang uod. Yan. O gagalaw-galawin niya yan habang nakakamuflage siya sa mga dahon. Magmumukha siyang dahon. So yung mga pagkain niya lumalapit na lang sa kanya sa pamamagitan ng paggalaw niya ng buntot. Ito yung pinakapamain niya. Pinapain niya yung buntot niya, gagalaw-galaw niya yan. Magmumukhang bulate habang nakakamuflage siya. So ito ay isang highly venomous din. Mamandag. Pero hindi siya kalakasan yung kamandag niya. Kasi isa lang siyang T-sub. Gahanap pa yung mga tropa ng isang labo. Ayan. Lumalaki lang siya ng almost 2 feet. And ano pa, ang palatandaan po ng isang venomous snake ay may fangs. May pangil siya. Pakita ko sa inyo. Ah, mo buddy. Pakita natin yung pangil ng... Ay, sorry. Ito, ito na natin siya. Dito sa cellphone ito. So, ito yung fangs niya, guys. Oh. Ano, may ikot siya. Ang ganda. Focus mo. Yung po. Ito ba? Yung fangs. Palatandaan ng isang venomous snake. Yun po. Ilalim ng katawan niya. Yan. Pag nasungkit tayo nun, pag naaga tayo, mamaga. Napatalan. So, ganyan lang siya gumalaw, guys. Hindi siya mabilis gumapang. Ayan, pakita sa inyo. Galawin natin siya. Ayan, naka-strike position ka agad. Hindi po siya kagaya ng mga cobra kapag kumakagat eh dapat talian. So huwag niyo pong tatalian pag nakagat kayo ng viper. Kasi pag tinalian nyo, lalo kayong madadamage. So, pwedeng mabulok pag tinatalian. Ano dapat gawin? Sa experience ko po, nung naagat ako ng ganito, nayaan ko lang, isang linggo siyang namaga. So, mahuhupa din yung pamamaga. Ito nakagat eh, segundo lang ang paga nito. Wala, ini lang gamot. Yung ano lang, anti-allergy lang. Yung ininom ko. Pag dinala ka po sa hospital, ooperahan ka po. So, bibiyakin pa yung braso mo. Dilinisin yung dugo mo. Sa akin naman, isang linggo lang ng maga. Yung iba pa, yung nasa Jesse Kasoho, yung bata na nakagat, naalala niyo po yun, yung nabulok. Ang ginawa po doon ay tinalian. So, hindi na nakadala yung dugo. Kaya, mas lalong lumala. Tsaka yung kumagat sa kanya, malaki yung full grown na. Sa damage po nito, mamamagalan pag ganito lang kalaki. So, mamamagalan siyang konti.
sana makakita tayo ng isa pang pit viper. Sa Mindanao yata ginagawa pang gamot yung ganito, nagpapakagat sila. Apo. Ganda. Mukha siyang butterfly. Meron pa? Yung mga ganito po kasi, magkakasama to. So, naghanap pa sila. Padala dito. Mga tropa pala dito ay nakakagat din ng isang viper. Yung mga nakikita natin. Ilang sir, ilang araw ako na hospital doon? Hindi ako na hospital. Isang linggo na ihilo ako. Ito. So, ayun yung mga ano, sintomas pag nakagat ng viper. Isang linggo, pitong ano? Isang linggo na ihilo. Isang linggo na ihilo. Saan nakagat banda sir? Sa likod. Nakagat ka sa likod. Nahilo ka isang linggo. Ano pong ginamot nyo? Wala. Nangunguha ko ng anong pugahan. 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 Nakagat ka sa likod, no? So hindi siya masyadong gumagalaw. Hindi mo napansin na camouflage yung viper. Pero malaki dyan. Tapos yung kakilala ni sir. Kaya anong nangyari doon sa kakilala yun na nakagat ng viper? Dinala sa center. Tapos nakakumpine daw sa muntin lupa. Nabulok yung pinagkagatan. Yung nag-brown yung ano niya. Daliri. Tinalian po ba yung kagat sa kanya? Hindi naman. So, na maghahanggang braso. Oo. Oh. Ganon din po yung nangyari sa... Tapos nakumpay ng isang linggo raw yun. So ayun guys, may mga history na sila na nakakagat ng pit viper. Pag lumalabas kasi yan pagka ganito katatapos na ng ulan. Hindi pala pwedeng talian. Apo, hindi kagaya ng cobra. Natalian para madelay yung gapang ng venom at umabot pa ng ospital. Ito guys, may nakuha din silang isang uri din ng viper. Ito naman mas malikot to. Hindi kagaya ng tisab. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na Flavo maculatus. Yung venom nito parang 5 times na mas malakas doon. Ito yung Flavo maculatus. Gantong klase mismo yung kumagat doon sa bata na na-Jessica Soho. May iba't ibang ano to, water ng katawan. Mas mabilis naman siyang gumapang. Pakita natin yung kanyang gapang. Ganyan po yung gapang niya pag nai-istorbo. Yan, pinakamabilis niya na po yan. Ganun din po yung buntot niya guys. Color brown. Meron pong kagaya niyan na ahas. O, katulad niya yung green rat snake naman. Yung linag ko po noong nakaraan. Kagaya din sila. Magkaparehas lang po sila ng kulay pero wala namang kamandag yung green rat snake. Meron pa nga dyan light blue eh. Oo. Meron po yung iba, diba? Meron pang red nito, meron pang tiger na pattern. Mas mahaba po yung fangs niya. Ang pagkakaiba po nito sa ano, sa T-sub. Lapit natin. Mas mahaba po yung katawan nito. Ayun po. T-sub, hindi pa umaalis. Oh. Ganyan lang yan. Hindi na ano-alis. Ah, pa, hindi po eh. Okay, strike position lang siya. Nagko-camouflage. Ayun po yung pagkakaiba nila ng katawan. Yung isa may baltik. May batik. So, tignan nyo na lang po yung different ng isang T-sub at isang Flavo. Ito po ay Trimeserus
Subanulatus. Ito naman po ay isang Trapedelemus flabomaculatus. Ayan. Ito po yung mataas yung venom o malakas. Yung nakakabulok talaga. So, ito naman ay umamagalang. Depende pa rin po yun sa reaction ng inyong katawan. Pwede nyo rin pong ikamatay kung mahina ang inyong immune system. Wala si Yolak ay. Mapapakita natin yung fangs niya. Mapindot mo. Parehas po silang defensive pagka napapakain naman. Ayan po. Kita ba? Hindi nagpo-focus na. Ganyan po kahaba yung fangs ng isang viper. Kaya pag bumaon po yan sa'yo, ayan naman po yung venom nila. Pag pumasok po yan sa katawan natin, mabubulok yung ating laman. Sisira ang mga tissue. May plastic bottle po tayo dyan. Ano pa yung plastic bottle? Mas safe kasi sila ilagay sa plastic bottle. Kailangan po natin ito ay i-relocate. Ito po kasi sa lugar na to ay madami namamasyal ng mga bata. Ito dito kasi maliit. May kacha pa? Kacha na lang to? Kacha na lang. Lipat na lang natin. Paano ang pangit yan eh? Okay lang. Wala na doon? Pag mga bata ay nakakagat dito guys, pwedeng mamatay kasi mababa lang yung timbang nila. Viper. Galing to mag-camouflage. Ikakaroon ito sa mga daanan pag mag-hiking po kayo. Para hindi kayo maagat, huwag kayo hihinto sa isang pwesto pag nasa bundok. So, dapat dire-diretso lang yung lakad nyo. Titignan nyo po yung mga inahawakan nyo at inaapakan pag nasa bundok kayo. Kasi mapakagaling po nito mag-camouflage. Paminta. Wala rin. Balatan niya no. Ito na po tayo nakita ang bakas guys. Saan na ya? Nasaan na yung balat? Pagkita natin. Ano
butas. Dali mo na. Nakakuha na tayo ng 2-foot viper. So, naglalabasan kasi nilinis din sila dito ng ano, agubat. So, na-istorbo o nabulabog yung mga ahas kagaya ng viper. Ngayon, kinakalkal po natin to para makuha natin yung mga nakatagong cobra o iba't ibang klase ng ahas. Yun, green. Yun. Ito guys, isa ulit labo. Hirapan tayo sa snake ko kanina. Magis natin dahil nakagat niyan. Ayan, ang pattern naman ito sa tiyan, ano, kulay puti naman, oh. Pero ibang ano naman. Ayan. Ang tatandaan nyo lang po dyan yung ano niya, yung katawan niya, hindi yung kulay. Labo makulatus. Tandaan niyo po yung ulo niyo. Kaya lang po yung pinakamabilis niyang gapang. Ayan. Tsaka ano siya, baluktot talaga ano. Ako. Amboy, sa'yo talaga gusto. Wala tayong magagawa. Gusto siya kapuahas. Pag may nakagat po ng ganito, huwag na lang tatalian. So, inom na lang po kayo ng anti-allergy. Pwede din rin siya magsisip-sip. Kahit sila po, hindi po nila alam yung klase ng ahas. Kahit magdala ka po doon ng walang kamandag na ahas, gagamotin ka rin po nila. So, ang ginagawa po namin, sa experience namin, may inom lang kami ng ano, anti-allergy. Minsan hindi na, dahil alam naman namin na ganyang payat dyan, mahaba na. Ang tawag naman po doon ay vine snake. Yung may gulay po. Mahabang payat na. Mabang magulay. Sa compete viper, ano po ito? Aktibo sa gabi. Dito sa city, lagi meron doon. Aktibo po siya sa gabi, sa umaga eh. Payat din eh, payat na mahaba. Papahinga sila sa umaga. Pero, pag-i-alang dito ba
Ugasin mo. Nalagyan dito. Bote? Hindi, kahit katsa, wala. Mamaya na natin sasarin sa bote. So guys, napakadami ditong pit viper kasi sa bundok po tayo. Tatanggalin na natin yung mga pwede nilang pagtirahan para hindi na sila bumalik. Gato sa'yo, laki sa kakaliko mo! Kanina yung kulay yellow yung ano, yung pattern niya. Ngayon white naman oh. Meron pong tiger eh, nakuha natin nung nakaraan. Patay na mo biglang sa bugaro. Ayan po yung ano niya, meron siya ditong heat sensor. Ayan, isa. Ito po yung ilong niya. Kabila po yan. Ayan po yung mata niya, pagka ganyan pong patoles, ibig sabihin pang nocturnal siya. Aktibo siya sa gabi. Pagka pabilog naman, pang umagang ahas naman yun. So, ayan, ito yung heat sensor. Pag kinagat kasi nila yung mga daga, hahanapin nila kung saan mamamatay. So sa pamamagitan po nito, madidetect nila kung saan namatay yung daga. Hindi sila kagaya ng sawa na constrictor o lumilingkis sa pagkain. So itong viper, pag kinagat niya, hahanapin niya pa kung saan aabutan ng kamatayan. So ito po yung iniwang sa aking bakas na kagat ng viper. Nung nakagat po ako, medyo tumabing. Sa fangs niya, check po natin yung fangs. Ayan. Yung fangs niya may balat pa. Kapasok. Ang viper po may pinakamahabang fangs. Ayan po yung kulay ng bitin. Ang venom niya, dilaw. Parang panturok po yan. Sa fangs. Buod sa fangs niya, ayan yung venom niya. Kulay green. Ito yung dalawang fangs niya. Madami pa siyang ipin. Meron pa dito sa baba. Meron din dito. So, ayan po. Pag may naagat po nito, huwag yung tatalian. 1 week po yun mabamaga. So, nakadefende po din po sa reaction ng inyong katawan. Pwede po kayong mamatay. Ayan na. Kulay white. Kanina kulay yellow yung nakita natin. Ngayon white naman. Bublo po siya. Laguna locality. Mga kaibigan, tapos na dito. So, dilipat tayo sa grotto. Tama po ba? Oo, grotto. Togro. Ra.
Pagro. Tara. Tara, dyan din doon. Oh, dyan na, papakain natin. Sa kubra. Uyan muna. Dito, Skye. Hello, top train, sa? Si Lolo. Mga kaibigan, lipat tayo sa grotto. Mga tambakan din kaya doon. Kabatuhan daw. Kabatuhan. Kasya ulo. Sisilip. Pagkakasyayin natin ang ating ulo. Sila bro. Ano? Junjun. Mga kaibigan, dito daw na yung encounter o nakikita yung mga cobra. Sir, kano kahaba po yung cobra na nakikita nyo, sir? Malaki po. Yung king cobra po ba yun? Opo. Malaki na po. Sa palagi mo, mga ilapit? Ay, halos mga puno mga itong kalsadang po eh. Ang haba ng kalsada. Halos mga. Sige po. Tingnan natin guys. Paano sa taas. Kayo na lang daw ang mayroon dito. Ang matang saan si Joka. Kayo na lang daw ang naman dyan. Tumulong mo sa ang magiging guide natin. Pwede nyo kami samahan kuya. Sige, may sasama sa inyo dyan. Matakot si... Baka nandun. Tuturo nyo lang po yung dadaanan namin. Baka na, Senyor Tamboy. Tutod lang naman eh. Yung may bota po sana. Ay, sayang. Naibok ko yung bota doon sa ano. Ba't ulit mo yung bota doon? Nandun? Sa ano? Sa... Doon sa labas lang. O yan, hirapin mo na kay Jeff. Sana machempuhan natin. Sana machempo. Para... O yan pala, papasok ka ba ka? Ay, ito pala. Tara. O, hindi ko alam mo yun. O, yung may alam na lang. Ay, ito po sa baba. Yung likod ba ka? O, dito sa likod. So, kung saan nawawala yung king cobra. Mahaba daw guys, siguro nasa 18 feet. Umuwi na kayo! Kaya, salamat! Una na yung mga kaibigan natin. Dapat tayong guide sa... Nakad lang sila kuya. Tara, punta ka pala ako doon mamaya. Bitat na po ito guys, pero yung kabilang ano ay pasyalan. Matt, meron dito! Ayun, please! Dito, Jun. Baka maulog kayo, ha? Dapat na stay cook. Stay cook? Ilan? Ito, guys. Naka-roll ba? Baka hindi naka-roll. Eh, lapit mo camera. Kala ko king cobra na. Philippine cobra lang pala. Mga kaibigan, nakuha natin siya dito sa kuweba. Yung kuweba na to, malapit po ito sa isang bahay. Mamaya tuturo natin. Pasyalan kasi itong nirereskyo natin. So patawid-tawid itong mga cobra na to. Snake hook, naiwan ko dyan. Dyan pa ba kayo? Dawan mo. Malabo. Okay.
Pumilit siya tumakas, guys. Kailangan kasi siya mailipat ng lugar kasi may mga tao dito pumupunta. Sumuot siya. Ayan guys, nagkaroon siya ng damage. Kukuha natin sa kanya. Pakalaki po guys. Wait! Wala na sila. May nuhuli rin kasi sila eh. Katya, sabag mo. Pwede, talikod ka. Vamos na. As, ito po ay isang habitat na. Pero marami dito pumupunta ng tao. Ito po ay pinagpapasyalan. So namamasyal dito yung mga tao. Kaya nag-request sila sa atin. Kasi kung hindi natin tuhuli, papatayin din nila ito, babarilin. Oh, pabuha. Guys, walang pinipiling lugar ng ating samahan. Oh guys, okay. Kaya kailangan natin hulihin tong cobra. Ayan, meron mga pinagpapasyalan dito. Malapit sa kahay. Mga tindahan din dito, kaya kahit habitat, so yung request nila tinanggap natin dahil baka makagat sila nitong cobra. Mga kaibigan, inabot na po tayo tanghali. Tinakain po muna tayo nila, sir. Kain po tayo, kuya, sir. Ito guys, ang ating pagsasalo-saluan ngayon. Makita mo yung ating fried chicken. Chicksilog. Manguli para mag ulit. Kain po guys.